Paano kung walang dashcam, hindi po dashcam ang gamit nyo. But the intention was received by the viewer differently because it was not explained there. Kaya lang, siyempre, pinagtatawanan ninyo, naririnig yung boses ninyo. So, ibig sabihin, kengkoy. Okay. Ito, may papakita ako sa inyong nag-viral na video. Importanteng ma-discuss natin to. Ito galing to sa isang netizen. O sige, Julius, pakita mo si Magic Stoplight. O yan. Panorin natin, mga kababayan. Gusto ko maliwanag to sa inyo. Sige, panorin natin itong Magic Stoplight. O yun. Oops. Yun, biglang na gano. O, jaran. O, hinuli ng MTPB. Yun, flag down. Anong tawag doon? Flag down. Ayun. Isa pa nga, nag-i-enjoy ako dyan sa Magic Stoplight na yun. Ayun. Ayan, ha. Okay. Gusto nyo ba, mga kababayan, discuss natin, ha? Importante kasi, ito issue pambayan. Kasi mahalaga ito dahil kayo ang apektado, eh. Okay. Ngayon, mga kababayan, itong napapanood ninyo, nag-viral yan sa ating mga Facebook at sa ating mga YouTube. Siyempre naman ako dahil ibinigay sa akin yung CP, at sa tingin ko naman, valid. Valid na pag-usapan. At valid na bigyan ng atensyon. Baka nga naman, marami na nabiktima. Okay. Mga kababayan, sa unang iglap, pagtitingnan mo, ay talagang mali po ang gobyerno, eh. Mali po. Ako na po nagsasabi sa inyo. Mali po ang gobyerno. Bakit to? Yan po ay pasilidad. In this case, ang tawag dyan, traffic light. Ibig sabihin, ang gobyerno dapat patuloy na minamanmanan yung kanyang mga pasilidad. Dahil yun ay trabaho ng gobyerno. Tama ho ba? Dahil yun ang obligasyon natin. Ito, katulad dito, may depekto yung stoplight. At itong ating isang siguro nagmalasakit na netizen, pag may audio yan, kung napanood nyo yan, may audio yan, no? Pinagtatawanan nila. Ako, feeling ko kasi nakailandaan na sila dyan. Kasi hindi ho dashcam, eh. Ang gamit to, pansin ninyo, ha, kamay. Ibig sabihin, binidyoan yung stoplight dahil nakakatawa, eh. Magic stoplight, eh. Binidyoan yung stoplight, sabay ginanon sa MTPB. Para magkaroon ng, ewan ko, kung mali siya, no? O baka naman talagang itong aking mga MTPB na to, hindi pa rin nagtitino. Ako, wala naman akong kakampiyan. Hindi kaila sa inyo. Ilang daan na po ang tinanggal kong MTPB. Mapakarami na. Lalo na dahil sa sumbong ng netizen. At yung sumbong ng netizen, tinatago ko. Dahil binabalid ako. Pag nabalidate, saka ko didesisyonan yung MTPB na tanggalin. Para wala na siyang kawala. Yan ang pinakamabisa ho. Tanggalin yung mga corrupt na MTPB. At kung patuloy na meron, ay hindi ho akong mangingimi. Pero tingnan muna natin. Aralin natin at tulungan ninyo pong unawain ang sitwasyon. Ako naman, wala akong kakampiyan. O di mo ba maganda yung ano? Initially, maganda yung intention. Kaya lang kung napapakinggan nyo yung audio na yan, ginagawa nating katatawanan ang kapalpakan ng gobyerno. Wag po. Wag nating gagawin yun. Una, let me be straight to you and hopefully you will be guided properly. Ha? Una, ang stoplight, hindi po yan sakop ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang stoplight ay nasa pangangalaga ng MMDA. Yun, importanteng malaman nyo yun. Ha? Kasi gusto ko tapat lang tayo. Yung MTPB, kung tolongges man yun, o kurakot man yun, o matino man yun, yun, sakop namin. No? Okay. So, ulitin ko, ang stoplight ay nasa pagmiminti na jurisdiction, supervision ng MMDA. Okay. Ngayon, gusto kong tanggalin yung MTPB. Pag initial na nakita natin, nanguhuli yung MTPB ng pepeke. Kasi hindi ko maintindihan, siyempre, hindi ko maintindihan, dahil merong reklamo, o yung MTPB nasa ilalim ng puno, nag-aabang.
Nung nawala naman sa puno, nasa gitna ng kalsada, ayan o, broad daylight, oh, nangaabang din sa gitna. Oh, ito ang kwento. Oh, yung kwento nung nag-post, alam na natin. Oh, ang tawag niya, magic stoplight. Oh. Ngayon, mga kababayan, let me be straight to you. Ang pinagtataka ko, bakit 14 seconds lang? Oh, 14 seconds lang mo eh. Kasi kung gusto niyo kami magtino, ako naman nakikiusap sa inyo, tulungan ninyo akong magtino kami. Wala akong kikilingan niya, kakastiguin ko lahat yan. Oh. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pwede maging tama all the time. But I will be just all the time. Ibig sabihin, kailangan maging makatwiran. Oh. Kasi, may mga pamilya yan. Hihiyain ko yan. Wala akong ano dyan. Talagang tatanggalin ko. Marami na akong hinubaran instantly. Dahil ako mismo nanguhuli minsan eh. Oh. Eh, 14 seconds. Ang pinagtataka ko, bakit hindi itinuloy yung pagre-record? Kasi di ba, flag down? Anong tawag ko doon? Huli! Oh, sakote! Oh, yari ka. Ahatawin ka na. Oh, yun ang konsepto dyan eh. Eh kung ako tanong ko, eh bakit hindi itinuloy yung video? Para malaman natin kung siya ay hinuli. Kasi dapat hindi siya hulihin. Bakit? Ang may mali, pamahalaan eh. Mali ang pamahalaan. Bakit? Bakit mali ang pamahalaan? Pabaya ang pamahalaan. Oh. Ngayon, itinama ko na sa inyo kung sino ang responsable. Ayoko magtuturo. Gusto ko lang facts lang ho tayo ah. Oh. Oh. Mali yung pamahalaan, dapat hindi siya hulihin. Oo. Yun ang aking intensyon. Initially, sa aking isipan. O, akalain mo nagtugma. O, kasi hindi po siya hinuli. Pinagsabihan na mag-ingat. Kasi may papatawid na namang tao. Bakit? Nakita nyo may tricycle sa gitna? Ayun, yun, yun. May tricycle sa gitna. Kaya pala sila nandito sa gitna dahil ilang araw nang sira yung stoplight. Na nireport naman na. Nireport naman. No? Oh, nireport na sa tamang ahensya ng gobyerno, sa national government. Sila pala, kaya sila pumapagitna, talagang nangaharang sila kasi baka nga naman magpang-abot. Oh, yun ang sinasabi noong kabilang side, itong mga MTPB. Oh, ngayon, eh, para maging pera ko sa ating mga manonood, lalo na yung mga kababayan natin sa lungsod, kailangan nyo malaman ang katotohanan. Oh, ito po. Sabi niya, ito, ibig sabihin, walang nangyari, totoo pala yung sinasabi ng MTPB na hindi sila hinuli, hindi sila tinikitan, hindi sila kinotongan. Oo. Kasi talagang tatanggalin ko eh. Kasi ang projection sa taong bayan, nangungutong yung MTPB. Hindi ko sinasabing malinis yung mga yan. Ha? Oo, dahil malaki ho yan, mga 1,000 ho yung enforcer natin. Oo, lahat sa isang kamatis, sa isang kaing ng kamatis, malamang dyan may bulok. Pero ang lagi kong binibigay na kasiguruhan sa inyo, sisiyasatin ko lahat. At hindi ko papayagan na abusuhin kayo. Dapat ang MTPB, enforcement. Ang enforcement is public service. No, yung penalty is only the cost of somebody is violating. Yun lang yun. Oh, pero pag nangotong, oh, eh, tapos na ang mundo niya. Oh, ngayon, oh, ito po, ang kanyang, yung mismo nag-post, oh, hinanap ng pamalang lungsod. O, kasi, nung una, eh, pinoproject natin, o, kinotongan sila. Ayun ang understanding ng tao. Eh. Siyempre, hindi mo naman maano yung tao dahil social media na no, hindi mo masisisi ang tao. O, ngayon, sabi, Isabel Francisco, maganda naman ang intention niya pala. O, sa mga kababayan natin, ha. Dalawang reporter na po ang nag-message sa amin. O, yan, o, tingnan mo, ha. O, kinakuha ng atensyon ng media. O, yan, media, o. Oh, tinanggihan po namin dahil gusto po namin sana kayo makausap kung sino man po ang kinakulang about sa issue ng traffic light. Oh, sagot pa. Hindi naman po intensyon na exploit ang enforcer. Oh, thank you very much. Isabel Francisco, thank you very much. So, hindi masama ang intensyon. Oh, kaya lang, siyempre, pinagtatawanan ninyo, naririnig ko yung boses ninyo. Eh. So, ibig sabihin, kengkoy. Kine-kengkoy natin. Eh, mahigit magandang issue nakita ninyo eh. Actually, matutuwa ako kay Isabel Francisco kung sino ka man at mga kasama mo sa kotse kasi you're calling the attention of the government and I really like it. I always like it. I always try to empower the people. No? Kaya ang ginagawa natin, yung aking executive order number 1, maalala nyo yung July. Kaya tayo may Facebook Live eh. Every day halos yan eh. Every week. Para lahat tayo guided. Kaya I'm
honestly happy if that is the intention. But the intention was received by the viewer differently because it was not explained there when you posted it. Oh, yun yung sinasabi natin. Ha? O sabi niya, hindi naman know namin intention na exploit mga enforcer na involved sa video. O ito sabi niya, dahil wala naman pong kotong o lagay na nangyari, kaya pinost po namin bilang awareness sa iba pang motorista na maaaring mangyari ito, mabiktima din sila ng stoplight. Paano kung walang dashcam, hindi po dashcam ang gamit nyo? Ginano nyo yung camera eh. Oh, yun po ah. Baka mali ako. Pero yung mga nanonood, kayo na humusga. Kinuha na ninyo eh. Nakatutok yung camera ng ganun eh. Oh, noong paglagpas yun ah. Oh, ginano ninyo. Oh, oh yan ah. Oh, mapakita ang proof. Ito'y huli ticket sila, di ba? Oh, yan oh. Oh. Tingin yung camera. Yun oh, pinan oh. Oh. Hindi po dashcam yun. Ako po medyo may alam naman ako sa camera o sa technology. O, yun naman po, ha? O, ayan. Tanong, bakit siya inawat? O, pagpalagay muna natin walang mali yung ano, ha? Pagpalagay muna natin walang mali yung stoplight. Nagdilaw na eh. Tapos yung nagdilaw, nandiyan na siya sa ano, pedestrian. Kaya siya inaawat. Kasi pag dilaw, dapat pag nasa, palapit ka na sa pedestrian, pag dilaw, hinto ka na. O, ganito po ang gobyerno, ganito po ang rules sa traffic, ha? Green, go. Stop, red. Yellow, caution. O, inabot ko na ng ano, hindi ka na makakatawid, eh. O, kaya siguro, ang thinking ng ano, magbantay kami sa gitna. Huwag sa gilid, doon sa nangka. Pwede ka magtago doon mo abang ano, doon mo tulonggisin ng tao, yan, sa building na yan. Pero hindi, ginawa nila, feeling ko, kasi nung inaalam ko yung side nila, medyo reasonable. Oh, pero hindi ko sila tinotolerate hanggat hindi ko nakikita yung investigasyon. O oh, yan. O oh, ngayon, ang moral lesson, oh, dapat kaming mga taong pamala, alaya, katulad yan, pasilidad. Basta po amin, okay ako. Wala po problema. Pero gusto ko lang malaman ninyo at to educate everybody, no? To educate everybody, pag stoplight, traffic light, o yan po ay under sa MMDA. Ha? Sila po ang may ang switch, control, supervision. O meron pa isa. Kapag release, o release o, di ba maraming release sa Maynila. O PNRO yun, ha? Yung nagtataas nun. Yung pang-stop na ganon, o PNRO yun. O, yung traffic enforcement, o yan, MTPB. At saka, meron ding MMDA. Meron din tayo tinatawag sa PNP. O yung Highway Patrol. O yun. O, kasi gusto ko maliwanag sa ating mga puso't damdamin. Kasi pag tinanggal ko ang isang tao na walang kasalanan, naalala ko noon eh, sinabi sa akin ng aking teacher, vividly sinabi, si isang justice yun. Sabi niya nung nasa law school ako, mag-iingat tayong humusga sa tao. Sabi niya, mabuti pang makapagpalaya tayo at magkamali ang gobyerno sa 99 na guilting tao. Ibig sabihin, nagkamali ang gobyerno. 99 na tao. May kasalanan. Nagkamali. Maigin ang ganun ang pagkakamali natin. Dahil maitutuwid pa natin. Pero ang pinakamahirap, mapakulong natin ang isang tao ng walang kasalanan. Dahil nagkamali ang gobyerno sa pagtugis sa kanya. O pag-usisa sa kanya. Ayun o, sinabi sa akin ng teacher ko yun. Nung nasa law school ako. Naalala ko yun. Isa yun sa mga tinuro sa amin. O, paano magiging makatwiran? O, sabi niya, o, nagkamali ang gobyerno, napalaya yung may kasalanan. Pero mas masakit ang kasalanan ng pagkakamali ng gobyerno makapagpakulong ng isang taong walang kasalanan. O, ayan ha, gusto ko po malinaw. Na, ewan ko kung nalilinawan kayo ha. O, basta at least both sides, no, ating kinilala. Maganda effort ni Isabel Francisco. Okay lang, nagmukha ho siyang katatawanan. Pag may pagkakamali ang gobyerno, huwag nating kikengkuyin. O, huwag nating gagawing katatawanan yung kamalian. Kasi, bakit? Dapat kayo mag-demand. Claim. Hoy, ba't hindi nyo ayusin to? Mr. Ganito, ayusin nyo ito. Lubak-lubak ito. Bigyan nyo ng atensyon. Yan, ganyan. O, ganun ang gawin ninyo. Pero pagka may pagkakamali at magiging kengkoy, hindi ho
Walang mangyayari. Eh, kasi okay lang pala sa inyo magkamali yung gobyerno at pagtawanan na lang natin. Hindi na magbabago tayo. Eh, ang gusto natin, bagong Maynila. Ang bagong Maynila, may mga bagay na ginagawa na hindi natin, na ibinabalik natin yung normal. Oh. Pero umasa kayo, mga kababayan. Kahit sino dyan sa MTPB, basta nangurakot, nangutong sa inyo. Oh, isasako ko, oh, pabalabas ng City Hall. Oh, yan ang, hindi ko magarantihan na babantayan ko sila 24 hours. Oh, pero, kung matutulungan ninyo ako, I'll be happy to receive those information. Umasa kayo na may bago ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Mano pa, itong nakarang pandemya, ang tanging katulong natin, 24/7, MTPB, DPS, City Engineering. Nakita ko yung kanilang dedikasyon. Eh, wala akong kita sa ano, kaling walang inuhuli. Pero, trabaho sila. Allowance lang yan sila. So, ayoko naman na magkamali. Ayan, gusto ko lang malinaw. Gusto ko malinaw sa atin. At maganda naman, maraming salamat, Miss Isabel Francisco, sa inyong magandang intensyon. Kayong mga nanonood, mga kababayan, please, help me, help you. Provide me information sa pag-aabuso ng mga empleyado sa City Hall. Siya namang akin itong tutugunan. Pipilitin namin maging mainam. Maliwanag po ba yung aking paliwanag, mga kababayan? Anong tingin ninyo? Just comment below. Say some approve emoticon. Kung hindi naman, lagay nyo na yung ano, yung anong tawag dyan? Nakakunot ba yun? Nakakunot na noo. Ayun, bahala na kayo. Basta importante, walang nangyaring kotong. May nangyaring pagsasaway. At higit sa lahat, may kapalpakan ang gobyerno. Ayun, palpak ang gobyerno kasi dapat yun immediately inaayos ang stoplight. Kasi ang magiging endgame yan, magkaka-traffic-traffic, eto maganda. Ako, Diyos ko, malamang sa hindi. Magka-disgrasyahan pa. Yun ang iniiwasan natin. I hope na-discuss natin itong isang video na ito na concerned din ng ating mga kababayan at ating mga netizen.